ang makakita ng magandang tanawin ang pinakamagandang karanasan sa mundong ito. Ang natural nitong kagandahan at nakapapawi ng damdamin ng tao. Halina at damhin ang kagandahan ng Gololan Falls, kung saan ito matatagpuan sa barangay ng Calyat, Kabugao, Apayao. Napakaganda ng falls na ito. Makikita mo ang iba't ibang bato, puno, balon ng tubig at iba pa. Ang talon ay sinusukat sa paligid ng 30 metro ang taas. Mararating ang Gololan Falls pagkatapos ng isang oras na paglalakbay at paglalakad, pagkatapos ay makikita mo na ang kagandahan nito. Ang talon na ito ay natuklasan noong taong 2000, kung saan nagmula ito sa matandang kwentong bayan na Kiwet o Eel at isda na may kaugnayan sa tilapia. Ang kwento ng Gololan Falls na ito ay pareho na gustong umakyat sa falls, ngunit hindi nagtagumpay dahil matarik nga ito at naipit lang sila doon. Pagkatapos noon ang waterfalls ay pinangalan ng Gololan. Dahil nadiskubre ang Gololan Falls, maraming turista ang pumapasok dito. Matatagpuan sa gitna ng Apayao, ang Kabugao ay natatakpan ng makakapal na kagubatan na may mga virgin stands sa kahabaan ng perimeter nito. Sa southern perimeters ng bayan, maraming batis at batis ang bumabagsak sa mga dalisdis ng bundok. Dahil sa kasaganaan ng kalikasan sa bayan, hindi lihim kung gayon na ang Kabugao ay tahanan ng ilang wildlife, tulad ng USA. Baboy ramo, ligaw na manok, unggoy, squirrel at iba't ibang uri ng ibon. Ang klima ng Kabugao, tulad ng ilan sa mga kapitbahay nito sa Hilaga, ay malamang na malamig. Sa katunayan, ang klima ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang mahaba, tag-ulan at isang maikli, tuyo. Ang pinakamalamig na buwan ay mula Hulyo hanggang Pebrero habang Marso hanggang Mayo ang nagsisilbing pinakamatuyo. Ang mga isneg ay ang mga katutubong naninirahan sa Kabugao at binubuo sila ng halos 75% ng kabuuang populasyon. Ang natitirang 5% ay mga Ilocano, Igorot, Tagalog at iba pang pangkat etniko. Dahil sa bulubunduking lugar, ang pangunahing pinagmumula ng pamumuhay sa bayan ay upland farming. Ang pangunahing produkto ng Kabugao ay palay habang ang mga pananim tulad ng mais ay nagsisilbing pangalawang pananim. Ang rattan craft at paggawa ng bolo ay mga industriya ding matatagpuan sa bayan. Ang pinakamatanda sa 7 munisipalidad ng Apayao, ang Kabugao ay naging isang township noong 1913, na noong panahon ng kolonyal na pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Bagamat ang iba't ibang eksperto mga mananalaysay, antropologo at mga misyonero ay nagbibigay ng iba't ibang taon tungkol sa eksaktong pagkakatatag ng Kabugao. Ang labanan sa Waga noong 1913 ay ginamit bilang panimulang punto. Sa panahong ito, ang mga isnag ay laban sa pamumuno ng militar ngunit nakumbinsi sila ng labanan na ang kanilang mga sibat ay hindi tugma sa mga sandata na ginagamit ng mga sundalo. Formal na nabuo ang munisipal na distrito ng Kabugao noong 1914 nang italaga ni LT Gobernador Blas Villamor ng pamahalaang Amerikano si Manuel Rogrog bilang unang pangulo ng Kabugao. Yes, we call it again. Again, it's a Lumbuben na isnag traditional plot. Thank you.
diskarte, lokal, at kaunting kasaysayan, tingnan ang mga bangka sa Kabugaw. Ang bayang ito sa Apayao ay nababalot ng ilog, isang maganda at malinis na ilog. Isa na hindi lamang pinagmumulan ng buhay, ngunit nagsisilbing daan para sa pagdadala ng mga kalakal. At napakagandang makita ang tactical na estilo ng mga bangka na ginagamit para sa transportasyon. Ang orihinal na canoe-style na mga bangka ay tinatawag na barangay. Alam mo ba na ang mga lokal na barangay dito sa Pilipinas ay nagmula talaga sa mga bangka na tinatawag na balangay? Nagtataka ako kung ang pagpapangalan sa mga bangkang ito ay may anumang koneksyon din sa kasaysayang iyon. Anyways, kung sa tingin mo ay cool ang mga kano na ito, tingnan mo na lang kung ano ang ginagawa ng mga lokal sa kanila. Pinagsasama ang dalawa sa mga tabla ng kahoy, nakakabit sila ng malaking motor at ginagawa ang tatawagin kong super barangay. Ang hayop na ito ng isang sisidlan ay may kakayahang lumipad pataas, pababa, at tumawid sa ilog na may iba't ibang mga kalakal. Ang talino at estilo, ngunit hindi kasing dami ng estilo. Ang motor bamboo raft. Ang mga lokal dito ay hindi basta-basta sumasakay ng mga bolsa ng kawayan sa kabila ng ilog. Kinabitan nila ang mga ito ng mga motor at pagkatapos ay nagpapalakas laban sa umaagos na tubig tulad ng isang barge. Ito ay klasikong katalinuhan, klasikong diskarte sa Pilipinas. Anyways, sa aking susunod na paglalakbay sa Kabugaw, gusto kong pumunta sa isang pakikipagsapalaran sa ilog at magpalipas ng oras sa mga komunidad sa Kanayunan. At tiyak na kukuha ako ng isang strategy boat o dalawa. Ganap na estilo sa Kabugaw, Apayao. Ang ganda ng ilog. Hanggang dito na lamang po ang maikli kong kwento hinggil sa probinsya kong Kabugaw, Apayao. At sana po ay nag-enjoy kayong nanood. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Ito po si Lance Vlog Tubong Isnag ng Ikabugaw.